Hi mga ka-Lion Greens, welcome ulit sa channel na ito, Lion Greens Channel. Ngayon, pag-usapan natin ang mga paniniwala at pamahiin para pumasa sa board exam. Pero bago niyan, pag hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe my channel and please don't forget to click the notification icon para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko sa susunod. So itong mga pamahiin na ito ay tinanong ko pa sa mga pumasa ng board exam noong nakaraang exam 2019, September 2019. So ito yung mga sagot nila base sa 10 tinanong ko kung ba't sila pumasa sa board exam, kung ano ang mga paniniwala at mga pamahiin nila. So I hope na makatulong itong video. Pwede nyo itong sundin or pwede nyo itong hindi sundin. It's up to you. Anyway, tayo naman bahala kung susundin ba natin o hindi. So ang una dito ay magsindi ng kandila sa puntod ng mahal mo sa buhay. Paniniwala kasi nila, pag pumunta ka daw sa puntod ng mahal mo sa buhay, magkakaroon ka ng kaliwanagan, magkakaroon ka ng linaw ng pag-iisip pag nagtitay ka na. Ibig sabihin, yung hindi mo alam ay pagdating daw doon ay malalaman mo kung ano yung tamang sagot. Kasi parang may bumubulong mo sa'yo o bubulungan ka daw nila. Yun yung paniniwala nila. Pangalawa, pumato ka daw sa pintuan ng testing center ng 3 beses. Ayan, 3 beses. So, ibig sabihin ng pagkatok sa pintuan ng 3 beses, ito ay pag-alis daw ng malas sa loob ng testing center. Wala ko kung totoo, pero subukan nyo, baka nga totoo. So yun yung pangalawa natin. Pangatlo, ito na yung pinakamahalaga. Sabi nila, pag pumunta ka doon sa board exam or magbo-board exam ka, magdala ka doon ng isang lapis. Kasi pag nahulog na yung lapis mo, huwag mo nang pulutin kasi malas daw yun. So kaya nga doon nahulog dahil yung lapis na yun ay malas, so huwag na doon pulutin. Okay? Pang-apat, ito nasubukan ko to. Yung lapis mo na gagamitin mo sa board exam, sa pag-shade, before ang exam, dapat dalhin daw to sa banal na lugar. Sa simbahan, or kahit anong banal na lugar. Ibig sabihin, dala mo daw doon at magdasal ka, nasa na yung lapis na yon ang magiging dahilan kung bakit ka pakasal sa board exam. So yun yung pang-apat natin. So, panglima, maglagay ng barya sa loob ng sapatos. Actually, ito nasubukan ko na pero hindi sa board exam. Subukan ko when I was in high school, naglalagay ako ng barya sa loob ng sapatos during oral recitation. So, sabi nila, applicable doon sa board exam. Dahil ang first reaction ng isang tao kasi, especially pag nandoon ka na sa testing center, ang reaction mo or ang feelings mo ay parang namumutla ka, nataranta ka kung ano ang sasagot mo. So, ang techniques daw para hindi mataranta or kalmado lang sa loob ng testing center ay maglagay ng isang barya sa loob ng sapatos sa isa, sa kabila at sa kabila. So, yun yung mga pumahiin na tinanong ko sa 10 tao na kinakausap ko na pumasa naman sa board exam. Yun lang. Thank you so much sa panunood. And I hope papasa kayo sa board exam this coming March 2020. So, sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na. At i-click ulit ang notification icon para lagi kayong updated sa video na i-upload ko dito. So, remember, bago mag-exam, you have to pray. At pagkatapos ng exam, until mag-resolve, you have to keep praying. Gusto nyo yung i-shoutout ko kayo sa next video natin? Comment lang sa comment section para ma-shoutout ko kayo sa next video na i-upload ko. Thank you so much.